Ito po si Sas Rogando Sasot. Naka full attack mode po ngayon ito sa ating speaker na si Martin Romualdez. Una, ito po ang kanyang post sa kanyang Facebook page. This year, Sara went head to head against two Romualdezes. Number one, the Romualdez she called Tambaloslos. O kaya huwag nyo nang pabulaanan pa na ang binabanggit nitong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, na Tambaloslos sa kanyang hindi pinangalan ng na tinawag niyang Tambaloslos, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Kasi yun ang paniniwala ng kanyang mga diehard supporter. No other than this Didi shit na si Sas Rogando Sasot. O, tinawag niyang Tambaloslos. Siyempre, sino ba yung Romualdez na tinutukoy dito? Dalawa lang naman eh. Si Speaker Martin Romualdez at saka yung ambassador po natin sa Estados Unidos na kung hindi ako nagkakamali, uncle ba o ama ni Speaker Martin Romualdez. Number two, the Romualdez who was lobbying hard for the Philippines, ito na yung tinutukoy natin, yung ambassador, to host the Afghan refugees as requested by the United States. And of course, the Romualdez already presented himself to the United States as their guy. O yan ha. Dito, harap-harapang sinasabihan itong si Sas Rogando Sasot na ang naka-face off, ika nga, nitong si Sara Duterte ay ang mga Romualdez. Ngayon, nagtataka ako, bakit ganito sila ka-focus kay Romualdez at sirain si Speaker Martin Romualdez sa harapan ng publiko? Natatakot ba sila na si Speaker Martin Romualdez instead of Vice President Sara Duterte ang i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028? Natatakot ba sila na si Speaker Martin Romualdez ay maaaring tumakbo sa pagkapangulo sa 2028? Akala ko ba malakas si Sara Duterte? Bakit nyo ngayon pinopokusan ng paninira ninyo si Speaker Martin Romualdez? O sa bagay, maaaring sabihin ninyo, sinasabi nyo lang naman ang katotohanan. O sige, ipagpalagay natin na nagsasabi kayo ng katotohanan ayon sa inyong paniniwala. Pero bakit ang focus ninyo si Speaker Martin Romualdez? Kasi kami, hindi naman si Vice President Sara Duterte ang focus namin eh, kung hindi yung kanyang mga pahayag at yung kanyang mga ginagawa. Hindi yung pangalan na Vice President Sara Duterte. Ano ba ang focus namin, bakit namin sinasabi sa harapan ng publiko na ayaw namin sa confidential funds? Kasi kitang-kita naman ang pangangailangan ng mga lehitimong ahensya na talagang dapat paglagakan ng confidential fund at intelligence funds other than the Office of the Vice President and the Department of Education. Hindi si Vice President Sara Duterte ang issue dito. Hindi yung kanyang pagkatao, kung hindi yung kanyang posisyon at yung kanyang mga sinasabi sa gobyerno. Posisyon niya, ano? Magkaroon ng confidential funds. Bakit? Para daw sa national security. Pero pag tinanong mo sa West Philippine Sea, wala lang. No say. Bakit? Eh hindi yata makakapagsalita si Vice President Sara Duterte nang walang binabasang speech at yung speechwriter niya naman, ano ang aasahan natin? Pro-China eh. Kaya wala talaga tayong madidinig na maaaring magpahayag ang ating Vice Presidente ng makakasakit sa kalooban ng China. Kasi yung tagasulat ng kanyang speech ay pro-China. Okay, punta tayo sa isa pang post nitong si Miss Angat Bangko or the Queen of Meltdown ayon kay PoliticPH. Sabi niya rito, hindi man lang tayo nakarinig kay American Colony House Speaker na kinundena niya yung pagpapahiya ng mga NPA operatives doon sa mga sundalo natin. Nasa press conference, biglang pinagtad na dinukot daw sila at hindi sumuko. Pero kapag dating sa conflict sa ibang bansa, alam na kaagad niya kung sinong papanigan. Unang-una, mouthpiece ng China, Didi Shit, na Sas Rogando Sasot, hindi kailangang mag-react doon ni Speaker Martin Romualdez. Dahil ang hawak ng gobyerno, gawa-gawa lamang ng mga
nagsasabing dinukot sila ng militar. Yun po ay gawa-gawa lamang. Bakit magre-react doon si Speaker Martin Romualdez? Panoorin natin ang vlog nito pong si Colonel Harold Cabunok. Nag-vlog po siya at nalantad na ang kasinungalingan ng dalawa na sinasabing sila po ay dinukot ng militar. Ito po ah, puntahan lang natin ang page ni Harold Cabunok. Kaya bakit magre-react dyan si Speaker Martin Romualdez at kakampihan yung mga sinungaling na dalawang aktivista na yon? Harold Cabunok, yan. O, puntahan natin yung kanyang... Sandali lamang ha. Pumunta na kayo. Angels Kabunski yata yun. Kabunski. Tingnan natin. Ito. Yan. Ito, panoorin po natin ha. Kaya, kung ang sinasabi mo dito, Sas, hindi man lang tayo nakarinig kay American Colony House Speaker na kinundin na yung pagpapahiya ng mga NPA operatives doon sa mga sundalo natin. Nasa press conference bilang biglang binaligtad na dinukot daw sila. Ah, oh, I see. Hindi ko nuggets. Ang punto pala dito ni Sas, I'm sorry, my mistake. Ang punto niya, bakit daw hindi nag-react si Speaker Martin Romualdez doon sa pagpapahiya ng NPA operative sa ating mga sundalo? Alam mo, Sas, hindi kinakailangan mag-react ng ating speaker sa pagkakataong iyon. Bakit? Unang-una, trabaho iyon ng armed forces. At ang armed forces, lumalaban ngayon para iladlad ang sinungalingan ng mga tao na iyon. Kailangan bang sumausaw pa doon ni Speaker Martin Romualdez para palabasin mo na dapat reaksyonan ni Speaker Martin Romualdez ang mga bagay na iyon? E kapag sinausawan nyo ni Speaker Martin Romualdez, epal ang lalabas doon. Okay? Hindi trabaho ng speaker ang bagay na iyon. Trabaho iyon ng ating Armed Forces of the Philippines. Ngayon, bakit umi-epal ang Vice Presidente na trabaho niya bilang Vice Presidente at Department of Education Secretary na siguraduhin na walang mga NPA na makakapasok sa ating mga paaralan? E kung tutuusin, hindi niya trabaho yun. Trabaho yun ng ating mga intelligence units ng ating gobyerno. O sino ngayon ang EPAL? Hindi si Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi niya kailangan sausawan ang issue dahil hindi niya trabaho yun. E itong si Vice Presidente Sara Duterte, hindi naman siya presidente pero gusto niya siya pa ang masunod doon sa mga gustong mangyari ng kanyang opisina, partikular sa Department of Education. Magnalap ng mga impormasyon para daw hindi makapasok ang mga CTP NPA sa mga paaralan. Hindi yung trabaho ng Department of Education Secretary. Ano? Trabaho yon ng ating armed forces at ng mga intelligence units ng ating gobyerno. O, panoorin po natin ang kasinungalingan ng dalawa na ito. Kung hindi ko nagkamali, revolutionary yung hukbo ng bayan. Alam niya sa communist terrorist group natin sa dalawa yan, eh, may rejectionist at saka may reaffirmist. Rewind natin. Sure. Ano yung may plan na kayo talaga ng surrender? Yan na. Ito yung ebidensya ng ating kasundaluhan na sila po ay hindi dinukot. Ngayon, parang sinasabi mo, Sas, kailangan pang mag-react dyan ni Speaker Martin Romualdez kung hindi na yun ang NPA. Hindi na kailangan. Hindi yan trabaho ng Speaker of the House, Sas Rogando Sasot. Huwag mong itulad si Speaker Martin Romualdez sa pinagtatanggol mo na Vice Presidente natin na EPAL. Tuloy tayo. Dito, sinabi mo, yung mas may statement pa si American Colony Governor BBM at American Colony House Speaker Martin Romualdez sa Israel-Palestine conflict, pero walang statement about sa mga sundalo natin versus NPA sa Nueva Ecija, eh hindi nga trabaho ng dalawa. Bakit pakikialaman pa particular ni Speaker Martin Romualdez ang bagay na yan? Ang presidente, napakaraming dapat unahin. Papaipalin mo. Samantala, nandiyan ang kanyang mga alter ego. Ang ing-ing din itong si Sas Rogando Sasot, ano? Ang alter ego ng ating Pangulo, ang ating Department of National Defense Secretary, si Gibo Chudoro, kasama ng mga subordinates niya sa Department of National Defense. Ang Speaker of the House,
hindi kinakailangan sumausaw sa mga ganyang issue internal. Ngayon, bakit kailangan magpahayag ni Speaker Martin Romualdez ng kanyang pagsuporta o pagugdina sa nangyayaring karahasan sa Palestine at sa Israel? Siyempre, bahagi po siya ng ating gobyerno na kailangan magpakita ng suporta sa ating kaalyado. Ano ang statement ni Speaker Martin Romualdez na pilit pinitwist ng mga didisit na katulad nitong si Sas Rogando Sasso? O sabi po dito ng ating smart ng ating speaker na si Martin Romualdez, statement on Israel-Hamas conflict. Today, I join voices from around the world in strongly condemning the heartbreaking attacks against innocent civilians in Israel. Saan ang mali dito? E kapag ka hindi mo kinundena ang ginawa ng Hamas sa Israel, eng-eng kang tao o maaaring pumapanig ka sa ideolohiya ng mga Hamas na yan. Civilian ang inatake nila, elderly, bata, kababaihan, ilan na ngayon ang patay sa Israel? Thousands na. Yung iba doon, binanatan lamang nila ng pamamaril, talagang intended na patayin, hindi man lang inisip na ito'y mga civilian at wala namang kinalaman sa conflict ng Israel sa Palestine. Oh, the devastation and loss suffered by families during such significant moments of reverence are beyond words. It is a reminder that the path of violence only deepens wounds and rifts. I urge all involved parties, especially the militant rulers of Hamas, to pave a way toward a peaceful resolution. The history of this region has seen enough bloodshed. Sustainable peace is the only way forward. Oh, nananawagan pa nga rito si Speaker Martin Romualdez na maging mapayapa ang lahat at kapayapaan o peaceful resolution ang maaaring ang dapat mangyari, hindi yung pamamagitan po ng violence katulad ng ginagawa ng Hamas sa kasalukuyan. To our Filipino brothers and sisters living or working in Israel, my thoughts are with you. The Department of Foreign Affairs and Migrant Workers and Overseas Workers Welfare Administration are now working overtime to ensure your safety and well-being. Please remain vigilant and prioritize your safety during these turbulent times. Your welfare is a matter of paramount importance to us. Oh, itong pahayag na to ni Speaker Martin Romualdez, mouthpiece ng China, para ito sa mga Pilipino. Iniisip ng ating speaker na ika-apat sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ang kapakanan ng mga OFW po nating kababayang Pilipino, particular dyan po sa Israel. I align myself with sentiments of global leaders and advocates for peace, emphasizing that dialogue and understanding are paramount. True change can only be achieved when we respect and protect the rights of civilians as stipulated under international law. May peace prevail in the region and may the global community come together to support a harmonious resolution to this long-standing conflict. Yan ang pahayag. At wala tayong nakikitang masama sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Pero ikaw, Sas, pinalalabas mo ngayon na epaloid itong si Speaker Martin Romualdez at hindi nagpapahayag sa anong kaugnayan ng NPA sa issue sa Israel at Palestine. Gusto nyo kasing palabasin ang sistema kasi nitong si Sas, gustong pangatwiranan ang dahilan nitong si Vice President Sara Duterte na kaya nanghihingi ng confidential funds dahil para sa mga CPP-NPA. Oy Sas, meron tayong Department of National Defense, meron tayo NTF-LCAC itinatag ng tatay mo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hanggang sa ngayon operational. Pero unti-unting nababawasan ang pondo para sa NTF-LCAC kasi tagumpay na ito eh. Unti-unti nang nauubos ang CPP-NPA, bakit kailangan mo pa rin ng ganong kalaking pondo kung wala ka ng paglalaanan dito? O kaya sinisip ngayon ng ating gobyerno ang laban sa external threat, in particular sa West Philippine Sea. O pero mapapakinggan mo ba doon si Vice President Sara Duterte? Wala, tahimik. Kasi ang tatay niya pro-China
at maybe ang anak na itong si Vice President Sara Duterte ay pro-China din at ayaw nilang masaling masaktan ang damdamin ng China. Yan ang katotohanan dyan. O ano pa ang post mo rito? On top pa ito ng 4-piece ha at food stamps. Pati ba naman yung pagnanais ng ating gobyerno na tulungan ang mga kababayan po nating mahihirap? Partikular dito po sa National Capital Region, pinupunamos ha. Ay nako, pinupolitikan nyo ngayon si Speaker Martin Romualdez. Sabi ninyo malakas kayo. Hindi mananalo ang sino man pagka lumaban sa pagka-presidente si Sara Duterte. Bakit nyo ginigiba ngayon si Speaker Martin Romualdez? Ano ba yan? Yan ba ay inggit? Yan ba ay dala ng selos? O kayo lang talaga ay sip-sip sa inyong vice-presidente? Ay vice-presidente pala natin. Kasi hindi naman maikakaila na vice-presidente natin itong si Sara Duterte. Ang problema kasi dito sa mga didishit, ayaw nilang kilalaning Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuloy, parang gusto ko naling hindi kilalaning bilang vice-presidente itong si Sara Duterte. Pero hindi naman ako tanga. Kahit anong gawin ko, kahit i-criticize ko si Sara Duterte, mananatiling vice-presidente yan hanggang sa 2028. Pero nakasisigurado kayo sa amin. Kaming mga PBBM supporter and Marcos loyalist, I believe hindi boboto kay Sara Duterte. Paki-comment nyo nga mga tol, iboboto nyo ba si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028? Ako kasi hindi ko talaga iboboto yan. Nagtanong tayo dito po sa YouTube channel natin ngayon, meron pong 130 na manonood. Sa 2028, kung tatakbo sila, si Vice President Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez, sino ang iboboto mo? So far, meron pong 81 na bumoto out of 120 plus na manonood. Ang panalo, si Speaker Martin Romualdez. O ganyan ang nangyayari ngayon sa Srogando Sasot. Kasi kayong mga didishit, wala kayong gawin kung hindi atakihin si Pangulong Bongbong Marcos, pati na itong si Speaker Martin Romualdez. Lumayo na ng lumayo ang loob ng mga PBBM supporter at Marcos loyalist diyan sa vice-presidente natin. Gusto ko sanang sabihin vice-presidente nyo eh, pero hindi naman maganda, kaya vice-presidente natin. O, puntahan natin ang isang vlogger. Ano ba yung pangalan ng vlogger na yun, ha? Salamat at na-recognize mo ako. TPL3. Tingnan natin. TPL3. Yan. May post si TPL3. At tama ang observations niya. Ha? Tama ang observations nitong si TPL3. Sabi niya rito, nangapit bahay ako sandali doon sa page ni Top 1. Pinanood ko replay ng latest livestream niya habang naguhugas ako ng mga plato, pinggan, baso at mga kubyertos namin. At sa kanya ko narinig yung terminong didishits. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Dumating na sa punto ang galit ng mga PBBM supporter sa mga pures. Kaya sige, galitin pa ng mga pure BDS ang mga Marcos loyalist and supporters. Gusto nilang gumawa ng gulo? Kakamiss tatay din nila? Kahit mag-call to arms pa ang kanilang drama, parang ang nag-call to arms itong si mouthpiece ng China na si Srogando Sasot eh. O, kahit mag-call to arms pa ang kanilang drama, kahit mag-to the rescue na sila sa kanilang mga birds na umaaray sa isa-isang pangligisa sa kanila dito, kahit magkumpul-kumpul pa mga didishits influencers, or in other words, natitirang mga closet anti-Marcos na dating dilawan, SOCMED influencers, ay tatapatan na sila ng mga pro-BBM supporters at Marcos loyalists. Nagalit, nagalit sa kanila ngayon, anonymous man o hindi. Totoo itong observation ni TPL3, mga tol. Ha? Kasi ang nagsimula ng gulo na to, sa totoo lang, hindi naman tayo. Napaka-supportive natin kay Vice President Sara Duterte ng mga panahon na ang unity buo talaga. Pero ano ang ginawa ng mga didishits na ito? Binubuhat palagi nila si Vice President Sara Duterte at dinadaw nila ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pinupuna nila si PBBM, pero bulag na bulag sila sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang masakit pa, ikukumpara ng mga didishit na ito
ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tayo nag-react lamang. At ngayon, nararamdaman na nila ang galit ng mga PBBM supporter at mga loyalista. O sa tingin ninyo, iboboto pa ba ng mga loyalista at PBBM supporter si Sara Duterte? Ewan ko na lang, pag binoto nyo yan, mga tol. Ngayon, sino ang talo dito sa huli? Kayo, mga DD Sheets. Kasi kami, hindi na namin kailangan ng boto nyo. Tapos na ang halalan. Lalong-lalo ako, PBBM supporter ako. Ang pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos, kasabay ng pagtatapos ng kanyang termino, maliban na lamang kung meron pa siyang mga undertaking sa politika after ng kanyang presidency, susuportahan ko pa rin siya. Pero hindi na namin kailangan ng boto nyo dahil hindi na magiging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos beyond 2028. Alam namin yan. E kayo, nangangarap pa lamang kayo na maging Pangulo si Sara Duterte. Kailangan nyo lahat ng boto ng mga Pilipino. Hindi kayo nag-iisip ng tama. Pero ano ang ginagawa ninyo? Inaaway ninyo ang mga PBBM supporter at loyalista. Inahamak ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos para itaas lamang si Vice President Sara Duterte. Hindi kayo magtatagumpay. Ang pangarap ninyong maging Pangulo, si Sara Duterte, unti-unti ang maglalaho. Ngayon pa nga lang, nasisira na. Isang taon pa lamang yan sa panunungkulan. Ha? Meron pang apat na taon na pupunahin siya ng mga hindi lamang PBBM supporter at DD at mga Marcos loyalist eh, kung hindi kasama na ang mga Dilawan at Pinklawan. Ano ang sabi ng mga Dilawan? Di bali ng iba ang maging Pangulo, wag lang makabalik ang mga Duterte. O di ibig sabihin, baka magkakampi-kampi pa ngayon sa 2028 pag nagkataon yung matagal nang nagkalaban sa politika. Dahil winawalang hiya ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, unifying leader, naghahangad ng pagkakaisa. Pero kayo, ayaw ninyo ng pagkakaisa kasi yan lamang ang tanging paraan para maipanalo nyo ang isang Duterte, a minority president. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang ama, ang majority president. Pero dahil ayaw nyo nga ng pagkakaisa, at yun lang ang kaparaanan nyo, kaya patuloy nyong sinisira si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung may pagkakaisa ang mga Pilipino, walang Duterteng magiging Pangulo. Andaan yan mga tol. Kapag ka nagkaisa ang mga Pilipino, walang Duterteng magiging Pangulo. In fact, kung hindi nga sinuportahan nito pong si Senator Aimee Marcos, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, di yan mananalo. Hindi yan iboboto ng mga loyalista. Bakit nyo ba binoto si Duterte sa mga loyalistang bumoto kay Duterte? Dahil kay Senator Aimee Marcos. Pero kung hindi dahil kay Senator Aimee Marcos, hindi nyo iboboto yan. Kaya kayo mga DD shit kayo, tingnan natin kung hanggang saan ang mga yabang ninyo. Tandaan ninyo, sa kasalukuyan, Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Walang mawawala sa amin. Tagumpay na kami. Si Pangulo hanggang 2028. Si Vice President hanggang 2028 din. Pero ang tanong, magiging Pangulo ba siya? Tingin ko, hindi na. Ano? Hanggat hindi kayo nagbabago mga DD Sheets, kapag ka hindi nyo tinigilan si Pangulong Bongbong Marcos, walang makukuhang boto ang mga Duterte sa PBBM supporter at mga loyalista.